Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba na ang Asya ang pinakamalaking kontinente? Dito mo matatagpuan ang 48 bansa, kabilang na ang Pilipinas. Tahanan din ito ng mga naglalakihan at delikadong hayop. Ang hindi nyo alam, tahanan din ito ng ilan sa pinakamaganda at may ilap na ibon na ngayon mo lang makikilala. Mula sa parot na mukhang bampira hanggang sa agila na sa Pilipinas mo lang matatagpuan. Ilan lang yan sa mga ibon na tampok for today's episode. Umpisahan natin ang listahan sa pinakamagarang ibon. Yan ay ang Indian Peafowl. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang makulay at higanting feather display. Tanging mga lalaki lamang ang may balahibo na korteng pamaypay dahil ginagamit nila ito upang akitin ang mga babaeng peafowl. Ang kanilang magarang buntot ay kayang humaba ng 5 talampakan at may bigat na halos kalahating kilo. Malaking sagabal ang kanilang buntot sa tuwing tumatakas sila sa atake ng kalaban kahit na lang ng tigre. Ito naman ang peacock na nahirapan tumakas sa leon dahil sa bigat ng kanyang katawan. Dito pa rin sa India, maikita ang ibon na mukhang pangkaraniwan, ngunit maya-maya lang, lilitaw ang matingkad nitong balat sa liig. Ito ang mga teming stragopan. Sa unang tingin, kapansin-pansin ang kulay asul nitong lapet na nahahawig sa palong ng manok. Mga lalaking tragopan lamang ang may ganitong katangian na ginagamit nila upang akitin ang kanilang nililigawan. Sa tuwing may babae, iwinawas-iwas nila ito na parang watawat. Kung mas matingkad ang kulay ng balat, mas nakakaakit ito sa atensyon ng mga babae. Pagkatapos nila itong ibalandra, tinutupi nila ito na parang tela. Ang galing, di ba? Kung wala kang ideya sa kanilang boses, ito at pakinggan mo. Kung pupunta tayo sa isla ng Papua New Guinea, dito natin makikilala ang pamilya ng Bird of Paradise. Meron itong 44 species at masasabi na ang kanilang pamilya ang isa sa pinakamakulay na lahi ng ibon sa mundo. Bawat species ng Bird of Paradise ay may kakaibang paraan ng panliligaw sa babae. Nariyan ang Greater Bird of Paradise na parang sinabunutan ng buhok. Sinasabayan pa nga nila ito ng sayaw upang suyuin ang mga babae. Iba naman ang trip ng Six-Plumed Bird of Paradise. Sumasayaw ito na parang UFO. Ang cute, no? Saan kaya nila ito natutunan? Posible kaya na itinuro ito sa kanila ng mga aliens? Meron ding superb bird of paradise na mukhang nananakot kung manligaw. E paano naman siya magugustuhan ng babae kung mukha siyang halimaw? Gayunpaman, mukhang tumatalab ata sa mga babaeng ibon ang ganitong estilo. Kaya kung meron ka rin nililigawan, subukan mo kayang gayahin ang bird of paradise. Siguradong makukuha mo ang atensyon ng babae. Yun nga lang, busted ka na agad. Napakaraming uri ng ibon sa Papua New Guinea, ngunit ang isa sa pinakakilala at pinakahinahanap-hanap ng mga exotic pet collector ay ang Dracula parrot. Kulay itim ang ulo nito habang ang katawan nito ay nababalot ng pulang balahibo. Ipinangalan ito sunod sa pamosong karakter na si Dracula dahil sa kulay ng balahibo nito. Don't worry, hindi ito umiinom ng dugo dahil tanging prutas, mani at gulay lang ang kinakain nito. Medyo nakakakilabot ang kanilang pangalan, ngunit isa ito sa pinakamahal na klase ng parot. Dito sa Pinas, binibenta ito sa halagang 60,000 pesos. Kaya kung gaya mo ako na walang pera, makontento ka na lang sa pag-aalaga ng mumurahing lovebirds. Tumungo naman tayo sa Indonesia upang makilala ang ilan pa sa nagagandahang ibon. Isa sa pinakamakaagaw pansing ibon ng Asya ay ang knobbed hornbill. Tinawag itong knobbed hornbill dahil sa meron itong bukol sa leeg. Kapansin-pansin din ang sungay nito na nakapatong sa kanilang tuka. At sa lahat ng ibon, isa ito sa pinakamakulay na mukha.
Kung ito ang unang beses mong makakita ng hornbill, aakalain mo na isa itong dinosaur galing sa Jurassic Park. Sa totoo lang, ang mga dinosaur ang isa sa pinakamalapit na kaanak ng mga ibon. Kaya kung makakakita ka ng hornbill, para ka na rin nakakita ng buhay na dinosaur. Ang astig, di ba? Kung ang hornbill ay may bukol sa leeg, ito naman ang ibon na bukol sa bumbunan. Sila ang tinatawag na Malleo Bird, kasing laki lang ito ng pangkaraniwang manok at tanging sa isla ng Sulawesi, Indonesia ka lang makakakita nito. Kung bibisitahin mo ang kanilang isla, makikita mo na palagi itong abala sa paghukay ng lupa. Importante sa kanila ang gumawa ng malalim na hukay dahil dito nila itatago ang kanilang mga itlog. Upang ma-incubate ang kanilang itlog, pinipili nila ang pwesto na may tamang temperatura at sapat na init. Kabilang sila sa ating amazing birds dahil sa angkap na nakita ng ibon na gumagawa ng pugad sa ilalim ng lupa. Malaki ang papel ng mga ibon sa buhay ng mga asyano. Maaaring ito ang kanilang kainin pantawid gutom o di kaya ay ito ang utusan nilang humuli ng pagkain. Sa probinsya ng China, merong pamayanan rito na gumagamit ng cormorant upang makahuli ng pagkain. Sa tuwing nangingisda, pinapalungin nila ang kanilang alagang ibon at hinahayaan nila ito na manghuli ng isda. Tiyak namang maaasahan mo ang cormorant sa ganitong trabaho dahil ang ibon na to ay veterano na sa panghuhuli ng isda. Kapag may nahuling isda ang ibon, saka lang ito hihilain pabalik ng bangka at kukolektahin ng isda galing sa lalamunan ng cormorant. Ang galing, di ba? Mautak talaga ang mga Chinese. Kesa sa tao ang mapagod sa pangingisda, inuutusan nila ang mga ibon upang gawin ang trabaho. Sa malamig na bahagi ng China, Japan at Russia, makikita ang pinakamalaking uri ng quago. Ito ang Blackstone's fish owl na may titulo bilang largest owl species. Meron itong pakpak na aabot sa 6 na talampakan. Ang kanilang timbang ay aabot ng 4 na kilo. Mas mabigat pa nga ito sa aso mong chihuahua. Tinawag silang fish owl dahil malaking porsyento ng kanilang diet ay binubuo ng pagkain ng isda. Ang Blackstone's fish owl ay isang tunay na amazing birds of Asia dahil bukod sa malaki itong ibon, sobrang bihira lang din sa mga quago ang may kakayahan na humuli ng isda. Dahil sa patuloy na pagkasira ng kagubatan, maraming ibon ang nawawala na ng tirahan. Ang mga Dracula parrot, knobbed hornbill, Malleo bird at Blackstone's fish owl ay isa lamang sa napakaraming ibon na nanganganib ng maubos. Bukod pa dyan, ang bear's pochard na marahil ang isa sa most endangered species na makikita sa Asia. Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, meron na lamang 300 pares ng bear's pochard sa buong Asia. Ang tinuturong dahilan ng kanilang pagkaubos ay ang walang habas na panguhuli ng mga hunters sa kanilang pamilya. Pinangangambahan na tuluyan nang maubos ang kanilang populasyon kung magpapatuloy ang ganitong klase ng trato sa lahi ng mga bear's pochard. Alam mo ba kung ano ang isa pang ibon na nanganganib ng maubos? Yan ay ang lahi ng Philippine eagle na kilala rin sa tawag na monkey-eating eagle. Napakalaki ng ibon na to na kayang tumimbang ng 6 na kilo at tangkad na 3.5 feet. Sa tuwing lumilipad, masisilayan mo ang malapad nitong pakpak na aabot sa 6 na talampakan. Sa sobrang lakas ng ibon na to, kaya nitong humuli ng hayop gaya ng unggoy at alamid. May mga naiulat pa nga na nakita raw itong dumadagit ng baboy ramo. Sa lahat ng bansa sa Asia, naniniwala ako na ang Pilipinas ang isa sa pinakamaraming ibon na may pinakamagandang katangian. Gaya na lang ng kalapate na yellow-breasted fruit dove na makikita sa buong Pilipinas. Nariyan din ang maukulit at mapaglarong Philippine hanging parrot na madalas hulihin ng mga pet collector. Siyempre, meron ding maalamat na Philippine trogon na marami ang nagsasabi na dito raw ginaya ang ibong Adarna. Kaya naman magiging proud ka talaga sa ganda ng Pilipinas dahil sa dami ng ibon na makikita sa ating bansa.
O ano, nag-enjoy ka ba sa ating bird watching? Kung oo, pakipindot naman ng like button sa ibaba ng video at subscribe ka na din sa FTP channel. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Martin Dastan Laurel, Agnes Tiago, Jayan Emmy, John Mark Crabanes, John Carlo B. Gubok, Kurt Allen Salor, at Adrian Aquino. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!